Kabanata 230. Ang Supreme Room. Nanlumo ang ekspresyon ni Cyrus noong pumasok si Krister sa private room. Dahil hindi pa maaaring sabihin ni Cyrus ngayon kay Margo kung sino ba talaga siya, nagbilin siya kay Krister na huwag magsalita tungkol sa relationship nilang dalawa kahit na ano ang mangyari. Sadyang hindi talaga inaasahan ni Cyrus ang pagdating ni Krister sa private room. At ang pinakakinatatakutan ni Cyrus na mangyari ngayon ay ang paglapit sa kanya ni Krister at tawagin siyang Mr. De La Cruz. Kung ganoon ang mangyayari, hindi maipapaliwanag ni Cyrus ang sarili niya at magiging malaking problema ito. Kaya sa sobrang bigla niya ay nagtago na lamang siya sa likod ni Margo. Subalit hindi naman si Cyrus ang dahilan kung bakit nandito si Krister. Ang katotohanan ay katatapos lamang niyang mag-inspect sa hotel at pabalik na sana siya sa Santa Cruz nang magaanan niya ang private room na ito at narinig din niyang nagrereklamo si Kate. Kaya't nagpunta siya rito upang malaman kung ano ba ang nangyayari. Kadalasan, hindi naman si Krister ang umaasikaso ng mga ganitong sitwasyon. Subalit, dahil alam niyang dito si Cyrus kakain sa restaurant na ito ngayong araw, sinadya na niyang tingnan kung ano ba ang nangyayari dahil nag-aalala siyang maistorbo rin si Cyrus kung sakali dahil dito at ikasisira pa ito ng reputasyon ng hotel. Bukod pa rito, ayaw din naman ni Krister na mapag-alitan siya. Kaya noong makita ni Krister si Cyrus, nabigla siya. Dali-daling umiling si Cyrus kay Krister. Dahil hindi siya masyadong gumalaw at hindi naman siya tinitingnan ng mga tao roon, si Krister lang ang nakapansin nito. Naintindihan ni Krister ang senyales na ito at hindi na siya nagtangkang kausapin pa si Cyrus. Sa halip, nagpunta siya sa waiter at tinanong ito, ano bang nangyayari dito? Nauutol-utol na nagpaliwanag ang waiter, Mr. Miller. This gentleman wants to get a larger private room. Pero wala nang available na rooms ngayon. Kaya naman wala kaming magawa sa requests nila at ngayon they want to make a complaint. Kita ang pag-aalala sa hitsura niya dahil totoong pinuproblema niya ito ngayon. Dahil kung iisipin, si Krister, ang CEO ng hotel na ito, ay nagi inspection lang minsan sa loob ng ilang buwan, subalit ngayon pa nangyari ang ganitong bagay na ikaiinis niya. Matapos na magpaliwanag ng waiter sa kanya, humarap si Krister kay Vincent at kinausap siya, Sir, may I know your name, please? My name's Vincent Walker. Sino ka ba? Hindi na inisip ni Vincent kung sino ba si Krister dahil base sa magalang na tono niya kay Vincent, akala niya na manager lang si Krister ng restaurant na ito. Hello, Mr. Walker. I'm Krister Miller, ako ang CEO ng hotel na ito. Nang marinig ni Vincent ang pangalan ni Krister, nanghina ang mga tuhod niya at kamuntikan pa siyang himitian. Kilalang kilala ang pangalan ni Krister sa buong Santa Cruz at halos lahat ng mga anak ng mga mayayamang pamilya ay pamilyar na siya ang CEO ng Bitenya Hot Spring Hills. Alam din ng lahat na bigatin talaga itong si Krister, may impluensya siya sa high society at sa underworld kung tawagin. Kaya naman hindi maaaring banggay ni Vincent ang taong katulad ni Krister. At ngayon hindi niya lubos inasahan na magkakaproblema pa yata sila ni Krister sa ganitong isyu na tungkol lamang sa private room. Kapag ginalit mo si Krister kahit si Ron, ang boss ni Vincent ay kaya niyang palagan, paano pa kaya ang katulad ni Vincent na tao? Mr. Miller, be nice to me meet you. Nauutal na sambit ni Vincent, sinusubukan niyang pakalmehan ang sarili niya. Sina William at si Jennifer ay mga residente ng Santa Cruz, kaya naman alam nila kung gaano kalakas ang impluensya ni Krister at naiintindihan nila kung bakit ganito ang reaksyon ni Vincent. Subalit nagulantang silang lahat sa ginawa ni Krister sa sumunod na sandali. Mr. Walker, gusto niyo kumuha ng isa pang room, hindi po ba? Tanong ni Krister habang nakangiti na abot tainga at nakatingin ng maayos kay Vincent. Yung mas malaki po, tama. Ah, gusto sanang sabihin ni Vincent na ayaw na niyang magpalit ng rooms dahil ayaw na niyang istorbohin si Krister sa ganito kaliit na bagay. Subalit hindi siya binigyan ni Krister ng pagkakataon na tumanggi at bigla siyang tumingin sa waiter kanina. Nabigla ang waiter sa generosity na ipinakita ni Krister. Hindi niya inakalang sa ganitong paraan ni Krister aayusin ang problema. Hindi lang niya pinanggikwan si Vincent na lumipat ng ibang room, subalit ipapagamit din niya sa kanila ang Supreme Room. Lang buwan na ang nakalipas simula noong may gumamit ng Supreme Room dahil kakaunti lamang ang may kakayahang kumain doon. Kaya masasabing simbolo ito kung gaano kataas ang estado mo sa lipunan. Nagulantang din sila William, Jennifer at Kate. Dahil kung tutuusin, silang tatlo ay lumaki sa Hollandian Town at alam na alam nila ang restaurant sa hotel na ito. Kahit na ang mayor ng Santa Cruz ay hindi pa nakakatapak yata sa Supreme Room. Kaya hindi nila lubos na inaakalang magkakaroon sila ng pagkakataon na kumain sa lugar na iyon.
Napalingon silang lahat kina Krister at Vincent sa sobrang pagkagulat nila. Naisip ng mga swears na ipapagamit ni Krister ang Supreme Room para kay Vincent. Sa sandaling ito, naguguluhan si Vincent. Dahil deputy CEO lang naman siya ng isang securities company at hindi siya naniniwala na ginagawa ito ni Krister para sa kanya. Bakit? Dahil ba kilala niya si Mr. Sullivan kaya niya ako tinutulungan ngayon? Hindi maiwasan ni Vincent na magtaka. Wala sa kanila ang nakakaalam na kaya. Nang naman sila makakatungtong sa Supreme Room dahil naroon si Cyrus ang tunay na. Bigating tinutukoy nilang lahat na siya rin. Nagtatago ngayon sa likod ni Margo. Sa kabila. Ito, iniisip pa rin nilang lahat na. Nagpapakabait si Krister para kay Vincent at sa koneksyon nilang dalawa. Mr. P. Miller. Sigurado po ba kayong papayagan nyo yung mga guests na ito na pumasok sa Supreme Room? Nagtanong ang waiter matapos niyang magdalawang isip dahil nag-aalala siyang baka mali lang ang pagkakarinig ni. Yeah. Oo. Dalian muna at ihatid mo sila room. Kumanggong si Krister at sinenyasan ang waiter gamit ang kamay niya. Sunod ay lumingon siya kay Margo, ang babaeng nakatayo sa harapan ni Cyrus. Sinuri niya ito at napagtantong siya ang fiancé ni Cyrus. Nang makita ni Krister ang magandang mukha ni Margo, mayroong pumasok sa isipan niya. Napabuntong hininga na lamang siya. Malinaw na ngayon kung bakit hindi natukso si Cyrus sa mga babaeng hinanap ko nakaraan. Dahil napakaganda naman pala nitong mapapangasawaan niya. Sa sandaling naunawaan ng waiter na seryoso nga si Krister, dinala niya sila Vincent, Kate at ang iba pa sa Supreme Room. Samantala, si Cyrus naman ay tahimik na nakasunod lang sa likod ng mga taong iyon. Hindi kalaunan ay nakapasok na ang grupo nila sa private room pagtapos nilang gabayan ng waiter doon. Napangangasin na Kate at Emma nang makita nila ang decor sa loob ng Supreme Room. Oh my God! Napakaganda rito! Wala akong masabi, inakpan ni Emma ang bibig niya gamit ang kanyang kamay at bamantong hininga. Oo grabe! Isa ito sa mga pinakamagandang lugar na nabisita ko. Hiyaw ni Anita, kitang-kita ang kagalakan sa kanyang mga mata. Please do not hesitate to contact the waitstaff na nasa labas ngayon ng room kung may tanong kayo o orders na gusto nyo kahit anong oras, just tell me kung mayroon man kayong hindi gusto sa lugar na. Ito, and I'll take care of it right away. Nakangiting sambit ni Krister. Kabanata 231. Master de la Cruz. Sa sandaling umalis si Krister, ang lahat ay agad na namamanghang tumingin sa paligid ng kamanghamanghang Supreme Room. Oh! Wow! Tingnan nyo ang laki ng kwartong ta! Lima to ang unang beses na kumain ako sa isang private room na ganito kalaki, sabi ni Emma, lumalapit kay Vincent at pinipisil ang mga braso niya. Dahil naniniwala si Emma na ang dahilan kung bakit nagawa nilang kumain sa kwarto na ito ay dahil sa katayuan ng kanyang fiancé, siya ay nakaramdam ng matinding pagmamalaki sa sandaling iyon. Siya ay nagliliwanag sa saya simula. Noong pumasok siya sa malaking espasyo na iyon. Sina Anita at Carlson ay patuloy na kumukuha ng mga larawan habang sinusubukang kuhain ang pabor ni Vincent. Akala nila ay magandang ipagyabang na kumain sila sa pinakayayamaning private room na inaalok ng hotel, at si Kate, tulad ng dalawa, ay mayroon ding sariling mundo. Hindi ko inaasahan na magiging ganitong yayamanan ang kwarto na to. Ang ganda rito, Vincent. Bamantong hininga si Anita habang patuloy na kumukuha ng mga larawan gamit ang kanyang phone. Kumpara kay Kate, na natutuwat. Nagmamalaki, ang mga magulang ni Margo ay nagmukhang mas awkward. Sa sobrang pambihira ni Vincent, ang future son-in-law ni Kate, ay kaya niyang makipagkaibigan sa isang bigati na tulad ni Krister sa ganoon. Kabataang edad, samantalang ang kanilang future son-in-law, si Cyrus, ay isang mahirap na estudyante lamang na hindi kayang tapatan si Vincent. Leon ay nagsanhi kay William, na nagsisimula ng tanggapin ang engagement ni Margo kay Cyrus, napagsisihan ang kanyang desisyon at naisip na hindi dapat niya hinayaan na magpatuloy ang relasyon ng dalawa para lang sa kanyang company. Si Margo, sa kabilang banda, ay nanatiling kalmado. Wala siyang pakialam kung gaano kalaki o yayamanan ang private room na iyon. Pagkatapos ng ilang minuto, sa wakas ay nakarating na sila sa kanilang mesa at nag-order na. Tumingin si Kate kay Vincent nang may nagmamalaking ningning sa kanyang mga mata. Vincent, gaano mo nakatagal na kilala si Mr. Miller? Nakangiti niya ang tanong. Si Vincent ay nagulat sa tanong at tumitig sa kanya. Hindi. Mula sa sandaling ito, pamilya na tayo. Sabi sa kanya ni Kate bago pa man siya makasagot. Hindi mo na kailangang magpakumbaba sa harap namin.
narinig at nakita ng lahat kung paano katinrato ni Mr. Miller ngayon lang. Kung casual na magkakilala lang kayong dalawa, hindi siya mag-aabala na hayaan tayo na kumain sa ganito. Kalaking kwarto, hindi ba? Tumanggo si Emma bilang sang-ayon, hinahawakan ang kamay ni Vincent. Kumiti si Kate ng abot tenga. Si Krister ay hindi isang ordinaryong tao. Narinig ko na kahit ang mayor ng Santa Cruz ay nagpapakita ng respeto sa kanya sa tuwing nakikita nila ang isa't isa, siya ay isang pambihira at makapangyarihang tao. Sa katunayan, sinadyang ikwento ni Kate ang pagkakakilanlan ni Krister para mabigyang diin niya kung gaanong pambihira ang kanyang future son-in-law. Kung talagang inayos ni Krister ang kwarto para sa kanila habang iniisip si Vincent, pinapakita noon na siya ay isang ang lubos na pambihirang tao. Ngunit hindi iyon ang kaso. Hindi ako makapaniwala, Vincent, na sa ganiyang edad, mayroon ka ng relasyon sa isang makapangyarihang tao na tulad ni Mr. Miller. Pambihira ka talaga lang tagal ko nang naninirahan sa Santa Cruz, pero hindi pa ako nagkakaroon ng pagkakataon na makausap si Mr. Miller, paano pa? Kaya ang maging kaibigan niya, sabi ni William sa pagkamangha, pagkatapos ay napabuntong hininga siya ng mahina. Tama kal pinapakita lang noon kung gaano kagaling si Vincent. Hayes, palagi talagang may iba na walang interes na pilitin.na magkaroon ng magandang kinabukasan at mas pipiliin na ubusin ang oras nila sa pagkain at katuwaan. Ang mga taong iyon ay walang tsansa na maging pambihira sa darating na mga taon. Nagsalita si Jennifer at lumingon upang tumitig kay Cyrus nang may halatang inis sa kanyang mga mata. Nang marinig ang mga komento ni Jennifer, hindi mapigilan ni Cyrus na mapatingin sa kanya, at sa sandaling mapatingin siya, siya ay nabalot ng hindi pagkatuwa. Gayunpaman, pagkatapos pag-isipan ng mabuti, wala nang pakialam doon si Cyrus. Si Margo naman ang pakakasalan niya at hindi si Jennifer, eh, ngunit naiintindihan niya ang pagnanais ni Jennifer para sa kanyang anak na si Margo na may kasal sa isang mayamang pamilya. Alam ni Margo ang pinapahiwatig ng kanyang ina, ngunit hindi siya makasagot sa isang paraan na hindi mapapahiya ang kanyang ina sa harap ng ganoon kalaking grupo. Yumuko lamang siya at ang kanyang mga mata ay malungkot noong subukan niyang baliwalain ang nabubuo niyang pagkainis. Sa katunayan, si Margo ay nalulungkot, hindi dahil naisip niya na wala si Cyrus sakaling kinga ni Vincent, ngunit dahil napansin niya kung paano nilang minamaliit si Cyrus. Sumosobra na ang pamilya niya, at nagsisimula na siyang magsisisa. Desisyon niya na yayain si Cyrus sa Hollandead Town. Alam ni Cyrus ang iniisip ni Margo noong tumingin siya rito. Tinapik niya ng mahina si Margo. Ayos lang yan, sabi niya sa isang kalmadong tono, hindi ako maiinis sa mga sinasabi nila sa akin. May nanlilibre na sa tin ng pagkain, at hindi na natin kailangan pang gumastos. Kumain na lang tayo. Pero sumosobra na sila, bulong ni Margo sa isang galit na tono. Ang kanyang mga kamay ay napapakuyo. Huwag kang mag-alala. Magsisikap ako. Balang araw, tataas din ang tingin nila sa akin. Nangangako ako na kapag nakita akong muling mga taong to, hindi na sila maglalakas loob na insultuhan pa ako. Sabi ni Cyrus. Si Margo ay tila kumalma pagkatapos marinig ang pangako ni Cyrus. Huwag mong masyadong pahirapan ang sarili mo. Hindi mahalaga kung ano ang iniisip ng iba sayo, sabi ni Margo nang may malawak na ngiti sa kanyang mukha. Siyempre, wala akong pakialam kung ano ang tingin nila sa akin. Pero may pakialam ako kung ano ang tingin nila sa fiancé ko, sabi ni Cyrus, ang kanyang tono ay seryoso. Nagkaroon ng bakas ng pagdududa sa mga mata ni Margo. Bigla niyang naramdaman na si Cyrus ay tila naging ibang tao kaysa sa Cyrus na kilala niya. Sa sandaling iyon, isang linya ng mga waiter ang pumasok sa private room habang daladala ang mga pagkain sa kanilang mga kamay, excuse us. Ito na po ang pagkain niyo, mga binibini, ginang, at mga ginoo. Ang grupo ay tumitig sa masasarap na mga pagkain, ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa gulat noong isa-isang ay lapag ng mga waiter ang mga pagkain sa mesa. Marami ang pagkain doon na ngayon lang nila nakita, na mas pinatuwa pa sila. Sina Cyrus at Margo ay nanatiling may kalmadong ekspresyon sa kanilang mga mukha habang sina Emma at Anita ay kumukuha ng litrato ng mga pagkain sa mesa. Ang mga mata ni Vincent ay nagpakita ng bakas ng pagkalito noong nakita niya ang mga pagkain sa mesa, na pagtanto niya na ang mga pagkain na pinadala ng mga waiter ay hindi ang pagkain na in-order niya ngunit sa halip ay mga pagkain na iniwasan niyang order-in dahil sa presyo.
Excuse me, sigaw ni Vincent upang pukawin ang atensyon ng waitstaff. Isang waiter ang dali-daling pumasok sa private room at tumayo sa tabi ni Vincent. Ano pong maitutulong ko sa'yo, sir? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Vincent habang nakangiti ng malawak. Hindi ko in-order ang mga pagkain na to. Baka nagkakamali kayo, tanong ni Vincent, nakatitig sa waiter. Huwag kang mag-alala, sir. Hindi kami nagkamali. Ang mga pagkain na in-order mo ay darating din mamaya, at ang mga pagkain na ito ay regalo sa inyo ni Mr. Miller, mahinang paliwanag ng waiter. Regalo, si Vincent ay muling nabigla, ang kanyang noo ay napakunot. Noong nag-abala si Krister na imbitahan silang kumain sa private room na ito sa kabilang kawalan nila ng koneksyon ni Vincent, siya ay natuliro at hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ngayon, binigyan pa sila ni Krister ng pagkain, na mas nakakapagtaka. Bakit niya hinanda ang lahat ng to para sa atin? Mahinang tanong ni Vincent pagkatapos mag-alinlangan ng sandali. Well, wala po akong ideya, sir.